Hello, good afternoon, good morning. So, nasa Cagayan tayo, update natin yung PISPAN na pinapantambakan. So, katulad ng nasabi ko, yung kinita ng napagbentahan ng BIC na 15, bali 50,000, 15 na pieces kasi 3,500 isa, saan natin i-invest? So, i-invest natin sa PISPAN. Bakit sa PISPAN? Magandang bakasyonan kasi. Kasi kung sakaling kumita siya, kung sakaling kumita po, di ba maglalagay ng huray ng bangos at saka hipon, one time big time. Ang problema, nagkalugi-lugi po kami dati dahil naglagay kami ng 50,000 na huray ng bangos, nagpakain ng 250 sacks, tapos bumili ng fishnet, binakuran namin, nabantay sa lakay kami, yung mga tagabantay ang naghuhuli, ang sabi daw, nagtitinda sa dugo, ang sabi daw, pinapabenta na may-ari. So, daladala nila yung kulong-kulong, yun sasakyan natin. So, akala ng mga tao, yun, pinapabenta. So, ganun kakapal yung mga nagbantay dati. So, kahit ganun, ininvest pa rin natin yung pagbentahan ng baboy kasi hanggat di natin hindi tayo susugal, walang mangyayari. Bagkus, pinaganda pa natin. So, nagpatambak. Ang ano na lang doon, kasi yung mga nagtatambak, dahil pasukan ng mga anak ngayon, ng college, mga high school, so kawawa sila, walang ano, hanap buhay sa ngayon kasi puro tag-ulan, mahirap. So, yun, 500 yun bayad sa kanila per day. Nasa 12 to 14 yun pumapasok araw-araw for almost 10 weeks na. So, yun, nag-loan tayo, tapos yun ang pagbenta ng BIC. Parang tulong na rin sa kanila. Sabi ko nga, kung may budget tayo, tutulong tayo sa mga tao na gumagawa ng ano, gumagawa ng mabuti. Hindi yun kapag alimbawang kumita sa vlog, itutulong natin, papakainin natin yung mga tambay. Parang ang hirap ano, magpakawala ng pera na ano, mga tambay pa yung papakainin mo. So ganun, kung may budget tayo, bibigay natin sa mga tao na naghihirap pero hindi sila tamad, gusto magtrabaho, wala lang talagang trabaho dito sa amin. So, ganun po yung gagawin natin. Katulad ngayon, napagbentan natin ng BIC, 50,000, i-invest natin dito. So, hindi kasi graduhan, pero try pa rin natin. So, parang tulong na lang natin sa kanila. Sa mga nagtatambak, kasi nga may mga kalis na pinapaaral ng mga ito. Saka, makikita mo naman yung lakas nila. Na willing silang magtrabaho kahit mahirap. Mahirap po na trabaho magtambak. Maghapon, mainit, nakababad ka sa tubig. So, ito yung natapos na nila. Si Elmer parating nandyan. Bakit, Elmer? May nakalimutan? Pakulo ka lang dito, Doc. Ayan, si Elmer. Mabugwan ka nung kanan, sir. Oh, baka mag-inuman tayo mamaya. Yun ang leader nila, si Elmer. So, eto yun. Nung nakaraan, last 2 weeks ago, umuwi tayo sa Maynila para mag-duty. Nag-duty tayo ng sunod-sunod. Kahit di na maimulat yung mata. So, 3 days na 24 hours. Pag-uwi ko sa bahay, 2 days, 3 days din na tapur tulog. Tapos, tumawag ang kapatid ko, Aloy. Si Mamang, hindi na ano. Lang, ayaw lang kumain, muwi kayo kasi ayaw naman magpadala sa hospital. Pag uwi ko, sineruhan ko. So, hindi ko na i-vlog kaagad to. Ngayon i-update ko. Ito na yun, natapos nila. 2 weeks. 2 weeks ago. Magmula dito hanggang dito. So, ito yung natapos. So, mabilis din. Pero madami rin naubos na pera. Kumbaga yun, napagbentahan ng BIC,
wala pa sa 1/10. Mga 1/6 ata. 1/6. So 200,000 to 300,000 na ang igagastos natin, at least nakatulong sa tayo sa kanila ng more than 2 months. Hindi sila natambay. So kapag may buntis na naman tayong mga baboy sa 12 ata yung bilang ko, lalo na yung mga matatanda na inahin. Usually kapag matatandang inahin, mas malalaki na sila, mas magaling mga anak, mas madaming anak. So hopefully pagbenta ulit tayo ng biik, invest namin natin doon sa kabilang fish pond para may pera pa rin yung mga nagtatambak. At least di sila mababakante. Ngayon kung kikita yung vlog natin, isasama natin sila, bibilhin natin sila ng cellphone para mag-vlog din sila, para matuto. So yung bawat araw-araw nila na trabaho, yung vlog, yung panghuli ng mga alimango, lukan, kapag ganitong walang nagpapatrabaho sa kanila. So malaking tulong po yun sa mga manggagawa natin dito, kasi mahirap ang buhay dito sa amin. So binigyan natin sila ng 500 per day, pero usually lang 400 lang per day. So ito, so ito yan yung pinagkuhanan ng panambak. Yung bangka na binili natin last time, nabrinag ko sa Minanga. So yan yung pinagkuhanan nila. So etong tambak natin, lupa natin, maputik, pero maugat. So after 2 years, sigish, bababa rin to. At that time siguro kumita na tayo. Limbawa, hindi na siya mababagyo kahit mapo yung tubig. Mataas siya. So, ganun. At least nakatulong po tayo. So sana po mag-subscribe kayo sa vlog, Munting Vlog channel ko. Malaking tulong po para kapag napalaki natin, at nakatulong na tayo ng mga tao na talagang nagbabanat ng buto, mga hindi naghihintay ng grasya at saka ayuda. So yun. So medyo ito kasi bago na, sa baba na tayo maglalakad. Ito bago to. So dito na tayo sa baba maglalakad. So ina-update ko lang po ha, hindi po kasi graduhan na kikita sa fish pond, lalo na dito sa amin, bihira lang yung kumita dito. Kasi malakas po ang bagyo dito sa Cagayan. Malapit kasi kami sa dagat, open sea. Pangalawang kaaway mo, yun, Bantay Salakay. Ang dami po dito sa amin dahil sa hirap ng buhay. Kahit fish pond mo na, papasukin nila. Sayang lang, umuwi na yun mga nagtatambak, pero i-vlog natin sa Monday. Para makilala, ipapakilala natin sila sa isa-isa ng 14 na trabahador natin na pumapasok sa isang linggo, 6 na araw. So tingin ko may isang linggo pa to, tapos na sila. So kung may budget pa tayo, doon naman tayo sa kabilang fish pond. So ganun kahirap ang hanapbuhay ng mananambak. So dyan pa tayo galing. Dati nung last 2 weeks ago, malapit tayo sa prensa. Mas madali kapag ang gagamitin mo yon bangka, sa tubig na lang maglala. Kasi 250 meters ang haba nito. So, dyan nila kinukuha yung panambak, dito nila itatambak. So, yan. Ito dati dinanan ng bakho, kaya hindi maganda yon tambak.
So pupuntahan natin bukas, papakilala natin sa channel ko yung mga trabahador natin na masipag. Kasi may alawan sila na hanap buhay nila. Kaso nga lang, kahit hanap buhay po nila, paghapon sila nakababa, pasok sila alas 7, umuwi ng alas 4 ng hapon. So, saka didiligan natin yung mga kalamansi na itinanim natin, mga 80 ata yun, medyo tuyo na. Kasi 1 week, 2 weeks nang walang ulan, 2 beses lang atang nadiligan. Trabaho naman namin ni Kadong yun bukas. So andyan yung floating house. Ayan, ginagawang barracks muna ng mga ano natin, trabahador. Ayan, mga trabahador, halos kababata ka barangay natin dito sa Cabarita. So ayan po. So ayun, pupunta tayo dito bukas, mamayang gabi pala, mag-iilaw, magsilaw, saka magsasangat ng talakob, saka sigay. So update na lang tayo bukas. So ayun pa yung tatambakan nila. So tara na guys. Siyempre pag daan dito sa bamboo bridge natin, andito yon kulaban mangrove fruit bearing tree. Hindi ko alam ang ano ang pangalan yan. So kabilaan yan, meron dito malaki na saka dito sa tabi ko. So yan. So tara na guys, dun tayo sa kawayan na tulay. Dito yung mga kasama natin tambak. So yan, ito yung highway papuntang sentro ng Bugey. Dito yung mga magiting natin ano, nagatambak si Mang Jeremy, si Pascual, si Rex, si Kadong. Hindi ko kilala yung mga iba doon, mga bata na. Mga makikisig natin tatabaka. Sana matulungan natin sila. Nagpapaaral ng mga anak yan. Sa hirap ng magtambak maghapon. Papasok ng alas 7 ng umaga. Uuwi ng alas 4 ng hapon. Yun, hinintay lang tayo para makauwi na. Kasi yung sasakyan natin, Fortuner natin. Hinintay sasakyan natin pa umil. May hinintay pala si Elmer. So, ito yung highway. Galing ng Bugey. So, yun. Town proper ng Bugey. Papuntang Pataw to Manila. Heavy, ano rin to? Hintay lang natin si Elmer. Doon malapit na siya. Tapos uwi na rin tayo. So ayan yung bahay kubo natin, naging maliit na. Kasi tumaas na yung tambak. So hanggang dito na lang po. Bye-bye po.